the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Lord God, King of heaven and earth, we please thee this day to order and to hallow, to rule and to govern our hearts and our bodies, our thoughts, our words and our works according to thy law and in the doing of thy commandments, so that we, being helped by thee, may here and hereafter worthily be saved and delivered by thee, O Savior of the world, who lives and reigns forever and ever. Amen. O Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our daily conference on humility of heart. Our conferences are uploaded regularly on our YouTube channel, Sense of the Sacred. So please don't forget to subscribe and to click the notification bell. I'm really sorry na we were not able to come out with yesterday's program kasi nagluko yung aming microphone at ground lahat ang naririnig sa audio. That is why our conference today will actually be take two. This should have been the conference yesterday, okay? And so, nakita natin, we have been talking about the effects or the other vices that come about from pride, okay? Yung epekto ng pride, okay? At nakaraang Tuesday, we were talking about presumption o yung pagpapalagay, yung filigero dyan, okay? Di ba ganun? Today, we will talk about ambition o yung pagiging ambisyoso, okay? Ngayon, ano ba ang ambition? Ano ba yung ambition? Well, ito ay isang kasamaan na kung saan ay masigasing natin hinahanap ang sariling karangalan. Okay? So, it is a vice, ambition is a vice that makes us seek our own honor with inordinate avidity. Avidity, pagiging masigasig, okay? Avidity, okay? Paghahangad, ang masidhing paghahangad para sa sariling karangalan. Well, ang karangalan na ito ay isang palatandaan, maaaring palatandaan ng respeto o kaya naman ng pagtingala ng ibang tao na ibinibigay dapat para sa yung kabutihan na higit pa kaysa sa ordinaryong kabutihan. It should have been given to a virtue of the superior degree. And, well, dahil sa nakatitiyak naman tayo na wala naman tayong sariling karapatan, okay? Wala naman tayong sariling karapatan sa anumang matatawag na kabutihan, dahil ang lahat ng mga kabutihan natin ay tinatanggap lamang natin mula sa Diyos. At hindi natin ito maaring angkinin para sa ating sarili sapagkat ang parangal ay nararapat lamang para sa Diyos. Para sa Diyos at hindi para sa sarili. That is why, because this honor, yung karangalang ito, ay nakatalaga para sa Diyos at ito'y ibinibigay naman upang sa gayon ay magkaroon tayo ng kakayanan
na tumulong sa ating kapwa, tinatitiyak natin na ang lahat ng karangalang ito ay dapat gamitin lamang natin para sa kapakanan ng ating kapwa. So, dalawang bagay ang dapat nating dalawang bagay ang kailangan natin upang matakasan natin ang ambisyon. Yung dalawang bagay. Una, hindi natin dapat inaangkin para sa ating sarili ang karapatan sa karangalan. Hindi natin dapat inaangkin para sa ating sarili ang karapatan sa karangalan. At pangalawa, ang karangalan ay dapat natin ipinatutungkol lagi sa Diyos at ito'y nagiging mahalaga lamang. Ang parangal ay nagiging mahalaga lamang para sa atin kung ito ay nagagamit para sa paglilingkod sa ating kapwa. Halimbawa, si Mother Teresa, kilala niyan si Mother Teresa, nung siya'y nabubuhay pa, tumatanggap lamang siya ng parangal dahil sa kung ano man yung natatanggap niya, ito ay nagagamit niya para doon sa kanyang mga charities. Okay? So, hindi niya napapakinabangan yung mga premyo na ibinibigay sa kanya kaakibat ng mga parangal. Pagkos, ito'y ginagamit kaagad-agad para dun sa mga may sakit, para dun sa mga pinaglilingkuran nilang poorest of the poor. So, ang karangalan ay nagiging mahalaga lamang ay una, dapat pinatutungkol sa Diyos, at pangalawa, nagiging mahalaga lamang to kung ito'y nagagamit para paglingkuran ang ating kapwa. Okay? Para paglingkuran ang ating kapwa. So, kapag nagkukulang tayo sa isa sa dalawang bagay na ito, nagkakasala tayo ng kasalanan ng pagiging ambisyoso. Okay? Nagkakasala tayo sa pagiging ambisyoso. So, sino ba yung taong ambisyoso? Ang ambisyoso ay yung taong naghahangad para sa isang katungkulan, para sa isang posisyon, bagamat hindi niya tinataglay yung kinakailangang katangian at yung kinakailangang karunungan para mapangatawanan ang posisyon na iyan. Okay? Ginagamit niya o gumagawa siya ng paraan na maangkin ang posisyon na iyan kahit alam niya na mayroon na ibang tao higit na karapat dapat sa posisyon na kanyang hinahangad. Okay? Yun ang ambisyon. So, ambisyoso siya. Well, alam niyo, ang ambisyon hindi lang to sa mga bagay na makalupa. Even inside the church, okay, there are actually people who pursue ecclesiastical positions. Okay. Hinahangad nila yung isang posisyon maging sa loob ng simbahan. Well, kahit alam niya na may ibang mas karapat dapat sa kanya, at kahit alam niya na wala naman siya tinataglay na galing, wala naman siya, hindi niya tinataglay ang sapat na galing, sapat na talino para mapangatawanan ang nasabing posisyon. Basta gusto lang niya yung karangalan. So, ang taong ambisyoso ay naghahangad na siya'y igalang, parangalan, at siya'y ipagpitagan ng higit pa sa nararapat sa kanyang kasalukuyang posisyon na tinataglay o katayuan na kanyang tinataglay.
Okay, so he wants honor greater than what he deserves on account of whatever position he is holding. Mas mataas ang rango niya, okay, mas mataas ang rango niya. At halimbawa, gusto niyang makilala bilang isang magaling na mangangaral o kaya isang matalinong writer, halimbawa, o kaya naman gusto niya na kilalanin siya sa para sa isang posisyon na hindi naman talaga kanya. Okay. Bagamat yung katotohanan noon, isa lamang siya sa mga pangkaraniwan, indifferent, and mediocre people. Okay. So, yun, ha? Ang tao ambisyoso ay parang hindi pinag-iisipan o kailanman hindi inisip ng tao ambisyoso ang kaluwalhatian ng Diyos o ang paglilingkod sa kanyang kapwa. Bagkus ay hinihingi niya yung posisyon na yan, kabaong yung posisyon na yan dahil lang iniisip niya sariling kapakanan, okay? O kaya naman ang kapakanan o karangalan ng kanyang pamilya. O kaya hinahangad niya na makuha ang mas mataas na posisyon, okay? Dahil gusto lang niya ng kapangyarihan o gusto lang niya na makilala siya at kurihin ng ibang tao. That is according to St. Augustine. Okay? So, ang Panginoong Jesus, namumuhi, nagpapakita siya ng pagkamuhi sa mga taong ambisyoso. Okay? Taong ambisyoso. At maging ang mga fathers of the church, they argue na yung taong ambisyoso ay nasa kalagayan ng mortal sin o nagkakasala ng kasalanan mortal. At higit na at madali ito, okay? Madali ito, kahit na madali ito, ang tukso ng pagiging ambisyoso ay madali na magpahulog sa isang tao kahit alam mo yung very, very spiritual. Okay? Sabi niya, ambition often makes criminals of those whom no vice would delight, those whom no lust would move, and whom no avarice would deceive. So maaaring malakas ang willpower niya. Maaaring malakas ang willpower niya para umiwas sa anumang tukso o kaya naman maaaring mataas ang kanyang prinsipyo, okay? Kahanga-hanga ang kanyang paninindigan, pero kahit ang mataong ito madaling malaglag sa kasalanan ng pagiging ambisyoso. Yeah, very, very subtle. It's a very subtle sin, a very subtle vice. Kasi kahit halimbawa, kami mga pare mismo, sometimes we're driven by ambition. Ambition. Gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganyan. Okay. Well, and sometimes, we fool ourselves into thinking that our desires are noble. Okay? Sometimes we get to deceive ourselves into thinking that our desires are noble. Pero hindi. What we actually want is power. What we actually want is esteem of other people. Yeah, ambition is very, 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 very subtle. Maari na parang alam mo mataas ang prinsipyo ko
mga prinsipyo ng tao. Ganda sana, no? Pero hindi niya alintana, hindi niya naiisip na unti-unti na pala siyang kinakain ng kanyang ambition. The worst of ambition is that few people have any scruples about it. Ibang hindi sila lagi guilty na meron silang na sila ambisyoso. At hindi sila lagi guilty kasi nga yung konsyensya mismo ay parang pakawalan. Okay, depraved. Okay. Because it is united to this passion and seldom recovers in integrity. Ambition is oftentimes ambition is oftentimes united to the conscience is oftentimes united to ambition, and therefore kadalasan yung integridad niya ay hindi niya talaga nakukuha o na. Let us pray. The name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Change my heart, O Jesus, thou who didst empty thyself for love of me. Make known to my spirit how excellent were thy sacred humiliations. Let me begin this day illumined by thy divine light to do away with that portion of the natural man that still lives undiminished in me. This is the chief source of my misery. This is the barrier that I constantly oppose to thy love. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, Hope of the Hopeless, pray for us. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po for joining us in today's conference. Tandaan natin, be very, very careful of ambition, because it is a very subtle sin. Very subtle. Kala mo, you're desiring for something that is good and noble, but actually, you're already being eaten up by pride. So, thank you for joining us. God bless you. Don't forget to like and share.